enjoy watching po. Ayan, para. Ganun din dito. Takong problema rito. Dimension ng kwarto. Yan, lalaki sana ng bahagya ito. Bali ito mga ka-Ross, break time muna tayo. Yan, Miyerkules ito. Ito bang trapal nyo? Hindi ito. Yan, para dito. Mag-tigag, dapat nun. Ay, nako, bagyong enteng, tama na to. Finishing carpentry rito. Tingnan. Ay, magpapag-eatpas na rin tayo ng... Five. Yan, taste-taste muna. Yan, nakahig dito. Wala, hindi pinapalitan yung pinto. Okay, bali hanggang alas 8 lang po yung overtime. Good morning po mga ka-Rohouse. Good morning. Welcome back po muli dito sa aming channel. Araw po na Miyerkules ngayon na September 4. Ito pa rin yung lagay ng ating weather. Makulimlim pa rin. Sobrang lakas nga lang po ng ulan kaninang madaling araw. Sana itong araw po na Miyerkules ibigay sa atin to ng hindi na po uulan. Pero hindi natin masabi, no? Okay, bali, update tayo sa ating mga ongoing project. Tuloy-tuloy pa rin po yung finishing carpentry sa phase 5. Tapos yung trabaho natin dito sa bagong project natin, medyo alanganin. Kasi yung excavation doon, napuno ng, ano, ng tubig. Pero nagpa-umpisa na ako magpagawa dito sa second floor. So nagpakabit tayo ng insulation gamit yung Hardiflex. Then nagpa-metal framing tayo para naman po sa PVC panel. Yan, then ilan po sa mga kasama natin doon gumagawa ng for electrical. Yung gilid ng ating pader dito sa existing building ni Angeli, paumpisa na rin po natin patabasin po yung gilid niya para sa pagkakabitan po ng ating mga mating para sa slab. Tapos dito naman po sa phase 3, yung mga overall paint natin na project dito. Ayan, tuloy-tuloy lang naman po yung trabaho rito. Tapos third project natin dito, yan, ipapagawa na po natin yung window grills at saka pabubutasan na po natin yung pader para po sa window type aircon. Ayan, then yung finishing carpentry sa phase 5, tuloy-tuloy lang din po yan. Kaya ito mga karawa, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules. And enjoy watching po. Ayan, tara. Let's go. Bilo, good morning. Good morning. Ayan. Andito tayo sa phase 3. Ito yung aming third project. Dito nakapwesto ngayon si Bilog at saka si Adonis. Ito yung ating mga 1x1 na tubular na gagamitin po sa pag-assemble ng ating AC box. Tapos may suporta po yan na bakal, kaya may bakal pa kami naiwan dito. Yan yung 1x3. Yan. Bali dito, dinadatan niya, medyo laging makalat to. Ngayon napwesto na nila. Yan, sinisegregate na po ni Bilog. Ito para sa mga basura. Meron din dyan panambak. Yan, basura. Para sana kunin ng truck pagka dumaan. Minsan kasi hindi natin namomonitor. Adonis, good morning. Good morning. Ayan. Hindi natin namomonitor din kapag may truck ng basura. Minsan wala naman kasi tayo rito. Sana kunin naman sana nila para mabawas-bawasan yung kalat dito. Yan, pinaluluwag na po ito. Ang babalat ng preparasyon nito sa pintura, si Adonis at saka si Bilog na rin. Yan, sila na po dire-diretso dito. Yung babalat ng masilya, yung pintura. Pero sa ibang mga project natin, may mga babalikan pa po sila. Pagka preparasyon, hanggang ano po yun, hanggang primer coating. Sa top coat, sa mga finishing carpentry, si Kuya Rigor pa rin at saka si Kuya Dindo. Yan, sinisimula na po nila ito. Ayan, wala pang mga ano yan. Wala pang mga masilya. Ayan. Sinisimula na po nila. Ayan, pagdating dito, ginagrinder na po. Ayan, ginagrinder na po yan. Ayan, ganun din dito. Ayan, titibag yan na po nila. Ayan, ganyan po yan. Grinder, tibag, grinder, tibag. So, maalikabok po masyado to. Ito yung ganitong pamamaraan. Wala naman pong iba. Hindi naman po pwedeng diretso nating bubutasin yan ng chipping gun. Lalo lang lalaki yan, dadami.
Yan, kumbaga yung bubutasin natin. Kung saan lang po yung pinagrinderan. Iwas yanig na rin, kaya kailangan grinderin. Lalagyan na sa pinsiya doon. Ayan, para yung tiles natin, hindi naman po maapektuhan. Yung sa bubunga doon, sa likod. Baka mayupi yan. Ah, sir, lalagyan ko rin. Lalagyan mo na rin na. Wala pa rin parang ano yun, mga ano. Oo nga eh. Angatan nyo rin mga bangka sa loob. At tumitulo sa lalo. May mga tulo po to, itong bubong. Pero unti-unti natin ginagamot. Ito naman po kasi lalabas talaga yung problema niya kapag ganito kalalakas na ulan. Ito kasi sa kontrata namin, hindi pinasama ni client yung bubong. Kung ano yung dinat na natin, yan na po yun. Tapos napansin ko rito, hindi masyado nakaslope. Parang halos pantay lang, pero nakaklibi naman. Nakaklibi naman siya. Ngayon, doon bandang naipunan ng tubig yun. Okay na tayo rito. Nandito tayo sa phase 5. Ayan, tuloy-tuloy lang po yung pag-assemble ng ating mga closet sa second floor. Kahapon may nabanggit akong problema rito. May nakita pa kami yung problema. Pinag-aralan namin, ayan, basa. Pinag-aralan namin kung ano yung mga possible na pwedeng panggalingan ng tubig. Ang nakikita namin sa taas. Ang basehan kasi namin, babakat yung tubig dito sa ano, dito sa mga pader. Since gawa nga ito sa buhos, kaya kung manipis lang yung pinanggagalingan ng tubig, baka hindi nga talaga natin makikita na babakat. Baka sa taas din talaga siya galing. Kasi pinag-aralan namin yung mga linya nito, tsaka sa linya dun sa kapitbahay. Wala naman possible na pwedeng pagpuntahan ng tubig o galing sa linya ng mga tubo. Yan, bali sa taas po ito. Yan, bati tayo rito, Master Joe. Good morning. Good morning. Hey, Sandy, good morning. Good morning. Yan, dito na po sila sa second room. Yan, sa second room. Yan. Bali dito, ang naiba lang is yung position lang nitong itong closet. Ito lang yung naiba. Yan, Master's bedroom. Pwede naman yung pahalang, pero sobrang liit ng closet. Sobrang liit na, pero pwede naman siya hanggang pahalang. Yan, wala namang closet na ganito lang kalaki. Yan. Yan. Maglalagay tayo ng closet na nakapaharap dito, ganito na lang kalaki. Ang ginawa namin, papunta rito. Yan, kinausap ko naman si client, pwede siyang maglagay rito ng single. Yan, single bed or double. Yun nga lang, baka maapektuhan na yung paghila ng ating mga drawer tsaka nitong cabinet. Yan, tapos dito, sa likod na lang siya ng mga bed frame sakali. Yan, nilagay na lang namin sa likod kasi maliit na yung mga dimension ng kwarto. Yan, lalaki sana ng bahagya to kung wala na tong isa. Wala na tong isang kwarto. Pero 3-bedroom talaga yung nakaplano ni client dito. Yan, tuloy-tuloy lang naman po yung pag-assemble ng ating mga cabinet dito. Yan, sama natin lagi sa video para mapanood lagi ni client. Yan, number one na ano natin yan, viewers, araw-araw. Mambun na naman. Ay, mambun. Sobrang lakas po ng ulan. Ito, kasama natin si Adonis at saka si Bilog. Niyaya ko silang inspeksyonin yung mga bahay na ginawa natin dito sa phase 6 at saka sa phase 4. Yan, okay naman. Yun nga lang, pag-uwi namin, masambasa kami. Yan na. Yan. Eh. Bawi na lang tayo. Sana may mainit na sabaw. Hello po. Mainit yung sabaw niya? Ayan. Sige na, pili na kayo ng ulam. Tatlong kanin po, tsaka tatlong ulam. Kakain kayo? Kakain sila po eh. Ayan na. Diyan na lang. Sige, sige. Galit na galit yung kalangitan, no? Grabe.
Bye. Sarap ng sabaw. Gite, ubusin namin yung sabaw niya. Oo, nasabaw na yun. Okay. Oh, anli daw yung sabaw. Yeah, may gulay pa yan. Iisang gulay. Top. Top kumain, ha? Umuulan, eh. Walang gulay. Baka hindi kayo makauwi niyan. Uwi pa kaya kayo niyan? Yeah, kain pa. Ayan, kakatapos lang kumain. Niyaya na rin natin yung kasama natin yan, si Bilog tsaka si Adonis. Baka mamaya hindi na sila makauwi gang ng tanghali. Paulan-ulan. Tara. Okay, balik na po sila rito sa second project. Yung dito, hindi namin makakasikaso kasi umuulan. Yan, may leak problem dito sa back extension nito. Saka na, kapag natuyo. Bale, ito mga karos, break time muna tayo. Yung tungkol nga pala sa problema natin dito sa project sa phase 5, pag-uusapan namin ni client. Actually, marami na akong pa-previs doon. So marami na tayong pa-previs doon, kagaya ng ginawa natin yung linya ng tubo. Kasi putol yung drain connection papunta dun sa kanal. Tapos yung pag-aayos nung sa slab sa TNB at saka dun sa pag-aayos naman po nung sa bubong dun sa second floor. So pag-uusapan namin yung bagong problema. Sa ngayon, pinag-aaralan pa namin ng buong tropa, ng ating mga kasama, kung saan nanggagaling po yung leak problem. Tapos nakapagpasa na rin ako kay client ng actual na video kung ano yung itsura kapag umuulan ng malakas, meron talagang tumatagas. Makikita naman po natin yan, pero siguro sa ngayon, pahinain muna natin yung ulan o pagandahin natin yung panahon. Ito mga karos, hapon na. Grabe itong araw na to. Talagang walang tigil yung ulan. Actually nga, may pasok yung mga estudyante. Pero kukumpara ko sa bagyo kahapon, yan araw po ng Martes, at saka sa ngayon, araw ng Miyerkules, mas matindi. So dapat ngayon suspindido yung klase. So eto, bagyo pa din. Pagdasal po natin yung ibang mga kababayan po natin na talagang binabaha po yung area nila. Yan, Miyerkules ngayon. Magbigay tayo ng update, pero bibili muna tayo ng merienda para yung mga may ikutan ko, mabigyan ko ng merienda. So, pre-merienda tayo paghapon pagdating po ng Miyerkules at saka Sabado. Doon nga po pala sa nagtatanong tungkol sa plywood na ginagamit namin sa cabinet, local marine plywood. Ayan, tangkilikin natin yung sariling atin. Yan, local marine plywood po yan. Ayan, shoutout po doon sa nagtanong. Let's go. Check natin yung project natin dito saan. Sa phase 5. Naku, hindi na nailatag yung poste. Na-assemble lang pero hindi na nailatag. Gawa nitong bagyong enting. Tapos puntahan din natin yung ginagawa ni Kuya Richard dito sa phase 1. Tara. Okay na tayo rito, bali sa loob lang din ang lumina. Yan, hindi na tayo lalayo pa. May mga merienda rito. Sakto na to. Yan, meron silang turon. Dadamihan ko na lang para mabusog sila kahit pa paano. Turon at saka may quick pa. Yan, pwede na yan. Kasi paglalabas pa tayo, hindi na tayo aabot sa oras. Ano na yata, yan ang oras na ba? 3:18 ng hapon. Malaking tulong din talaga na may nagtitinda rito. Ito bang trapal nyo? Hindi ito bumasiwas nung bumagya. Hindi naman. Hindi naman. Wala naman kasi masyadong hangin eh. No? Okay. Ito tayo sa phase 3. Ayan o, bagong-bago na yung harapan ng bahay. Pintarado na. Ay, kaya. Kaya, merienda. Wala pa rin lang kaya. Ito lang. Ayan. Nakilang Diyos at Ama. Dito, kinailangan pa natin ng 1 litro ng QDE. Nagpabili pa tayo kay Carol. Ayan.
Bali, ano na to, retouching na para sa steel window. Merienda mo na, Louie. Tapos, saan na tayo? Ayan. Step. Ayun, ito yung muna step. Eh, step, ito yung tiles na ginamit natin. Kakulay siya ng hardiplex, Louie. Akala ko nga, hardiplex eh. Pero natitiyak ko naman, magugustuhan to ni client. Ayan. So, inuuna muna natin yung risers. Tapos, ito yung steps natin. Ito nga po pala yung sukat nito, nasa, anong sukat nito, Louie? 20? 20 by, hindi, yung tiles. 20 by 100. Yun, 20 by 100. 20 by 8. Oh, 20 by 100. Yan, 20 by 100. Tapos ito naman, isa, ano to? 80 by 80. Yan, para dito. Nung pisahan na rin po yan. Ito yung ginamit natin. Merienda muna. Oh, hindi na ako magtatagal kasi iikutin ko pa yung iba. Mag-overtime muli kayo. Basta itong linggo na to araw-araw. Yeah, nagmukhang bago na to. Pero hindi nga lang naging totally kakulay po nung ginamit sa fasad. Yan, beige pa rin naman. Tapos emulsion na lang to. Kaso nga lang hindi ma-apply yan dahil hindi pa tuyo. Patutuyuin muna natin. Yan, nagsisegregate na rin si Kuya Dido rito. Bali kahapon, overtime sila hanggang alas 8. Alas 8 po ng gabi. Tapos ito pinapa-priority ko. Itong buong araw na to, ngayong araw na Miyerkules, halos patapos na rin po sila master batang dito sa aluminum kitchen cabinet, yung production po nila. Tapos kailangan, ano na po to, na-top coat na namin. Tapos naliha na at malinis na itong part ng pagkakabitan. Kasi kapag naikabit yan, napakahirap pong mag-retouching kapag may mga cabinet na. Baka bukas schedule, basta maganda po yung weather, hindi po ganito. Baka maikabit na po nila. Kuya Rigor! Boss! Kuya Rigor, good afternoon! Good afternoon, boss. Eto tayo. Merienda muna. Thank you, boss! Yun, no? Ayun, may tinshop gay na pala yung mga pader. Yeah. Kuya, standby tayo sa ano? Sa... Ano namang status niyan? Primer pa lang? Yan, standby muna kasi parang merong kulay si Ma'am Nayo ipapasa sa akin. Sa lahat ng mga pinto. Nakulayan ko na yan. Nakulayan mo na to? Oh. Hindi, okay lang to. Oo, oh, yung loob. Ganyan talaga. Yung mga pinto. Ah, yung mga pinto. Alam, hindi, yan talaga kulay niyan. So, ito nga. Off-white eh. Yan, off-white po yung loob. Yan o, ang ganda. Pati dito sa kabila. Ang linis. Nagpapatayo pa kasi ako yung pera. Lilihan ko na rin. Standby mo na, hintayin ko si client ko anong pinaka-final na kulay. Pero according sa napag-usapan namin, lahat ng pinto ay ano lang, QDE finish. So pwedeng gray na kasing kulay nito or pwedeng off-white. Pero kung off-white lang yung mga pinto, maganda din. Elegante po. Tapos nakakaluwag po ng bahay. Sige kuya, merienda mo na. Okay. Kapya. Nakaubad na kayo ah. Ge. Ay, nako, bagyong enteng, tama na to. Yan, tapusin na natin. Dito tayo sa phase 5. Tuloy-tuloy yung ulan. Kanina kasi nung sobrang lakas ng ulan, wala ako dito. Pero may makikita naman tayo rito na naging problema niya. Ito, malinaw naman to siguro. Yung makikita niya, yung tubig, continuous yan, galing dito. Kakaroon din niya side na yan. Pero feeling ko dito nag-uumpisa din, gumagapang na lang dito kasi mas malaki yung butas dito. Marami pang tubig yung nire-release niya kapag mas malakas yung ulan. So, syempre, hindi naman po pwedeng basta natin lagyan ng tiles to. Yan, yung nag-shipping tayo rito. Yan, meron na po tayo talagang dating problema to. Syempre, nung nag-shipping kami dito, tinanggal namin yung mga tiles. Mas
mas nakita siya. Mas maigi nga yun. Kasi kung hindi natin nakikita yan, magkakaroon ng problema to balang araw. Yan, buti rin na lumabas din tong problema na ito. So sa ngayon, hindi mo na namin naayusin yan pagka gumanda na lang yung panahon. Okay, tuloy-tuloy lang yung finishing carpentry rito. Yeah. Pero na pa yun. Thank you. Oh, pya. Yan, lalo lumakas. Ay, naka. Ah, mukhang may dadaan na tricycle. Siglit lang. Okay, tinabi muna natin yung owner. Akala ko dadaan yung tricycle. So, ito yung mga bakal natin. Ito na yung mga na-assemble. Hindi naman natin pwedeng ipilit na mailatag yan dyan. Yan, kailangan kasi may malinis po yung ano, yung column. Yung mga pinagukayan. Ito, display na muna to rito. Napakahirap talagang gumawa kapag ganito, malakas ang ulan, bagyo. Pero kahit papaano nakakapagpapasok tayo na manggagawa. May mga nagagawa naman po sila rito. Ayan yung column namin. Parang swimming pool. Yan, Ricky, good afternoon. Aba, madilim dito. Buksan natin, buksan mo na, Rick. Para maliwanag. Buksan natin. Yan, kahit pa paano maliwanag. Yan, Parilla, Tahitin. Ay, si Marvin, good afternoon, Vin. Good afternoon, Bon. Kakay Kuya Boy. Good afternoon, Bon. Ayan, 16mm. Yung mga Parilla. Medyo madilim dito. Ayan ah, nagtutubig. Ayan, nagtutubig siya. Tsaka dito. Ayan, kakausapin ko pa si Ma'am tungkol dito. So, ito, nakapag metal framing na. Wala naman tayo masyado nakitang tulong. Bukod lang dito, ayun, sa dulo. Ah, meron din sa gitna. Oo. Ayan. Medyo madilim lang mga karohas kasi yung weather eh. Yung camera kasi na ginagamit natin, pang ano talaga to, pang action cam sa labas. Yung GoPro, pero natatanong naman natin kahit pa paano. So dito, nung nailagay na yung mga paisen boards, mas makikita natin kung may tulong. Pero hindi naman ganun kalala yung bubong nito kasi kita nyo ilang araw nang tuloy-tuloy yung ulan. Ito lang yung nakita natin na dapat ayusin, tapos meron din dito. Yan, kapag natapos naman kami dito, kasama yung bubong sa repair and maintenance sa kontrata namin. Yan, may metal framing na. May magpapag-gatepass na rin tayo ng tiles para dito, para kahit pa paano may nagagawa. Kahit pa patuloy na patuloy yung ulan. Grabe. Grabe ka, bagyong Enteng. Yan, tapusin mo na tong bagyo na to. Dire-diretso talaga oh. Maghapon, simula umaga. Walang patawad. Pero kahit pa paano naman, may nagagawa. Yan, dito sila nag-assemble sa loob. 19. Ano yung itsura nito sa likod? Baka may mauli tayong pangulam dito. Wala kang lumilito. Wala kang lumilito. Kahit dalag, bulig, tsaka ano, dito. Ay, grabe. Yan yung problema natin. Nakatsempohan sa bagyo, lalalim ng hukay natin. Bali, ito muna yung update natin dito sa may bagong project sa Phase 5. Yan, tiis-tiis muna. Yan, meron at meron naman nagagawa. Pwede ho sana rito na sinsili na yung gilid. Tsaka doon sa likod.
Yan, pwede nang umpisahan sinsilin niya. Kaso nga lang, ganun din. Hindi rin makagamit ng electric drill or power tools. O yung chipping gun natin kasi umuulan. Hindi rin nung kasi tayo pwedeng magpako sa kabila. Kung magtatrapal tayo. Mapapakuha natin yan, pero yung kabilang side hindi. Para may tabing sana tayo. Dito ho kasi sa kapitbahay, medyo ano sila, medyo maselan. Hindi tayo pwedeng magpako dyan. Yan, sinabihan na kami, nabisuhan na kami bago pa lang kami gumawa rito. So ito na muna. So kung magpapatuloy pa to ng mga ilang araw, baka mawalan po ng pasok muna dito. Kasi wala pa tayong PVC ceiling panel dyan, wala pa tayong tiles. Kaya hinihiling po natin na sana umano yung ulan, lumipas na, o yung bagyo ay umalis na. Para maipagpatuloy po natin itong trabaho rito. Tsaka syempre dun sa ibang baha, binabahan lugar, yung mga residenteng apektado. Ay, bagyong Enteng. Tama na. Dito tayo sa phase 1. Yan, final update tayo. Tuyong-tuyo yung sahig dito. Ako yan. Maniandahin mo muna ito. Ito na yung ginagawa ni Kuya Richard. Ayan. So ito yung ating design para sa wall ng ating TNB. Yung ginamit naming tiles, yung ganun din, yung ginamit dito sa bar counter. Saka dyan sa may kitchen counter. Tapos may accent tayo. May pagka ano to, wood finish yung style, wood effect. Tapos halos ganyan naming pipinturahan yung kornisa, kakulay po ng kahoy. Yan, parang ganyan na ganyan. Kulay dark, mahogany or maple. May siroho tayo sa taas. May tiles ka pa. May tiles ka pa na gagamitin. Ayun, marami pa. Yan, kukornisahan dito pag natapos. Isa na lang. Sige, bukas magdadala tayo rito. Tile adhesive. Wala, hindi pinapalitan yung pinto. Okay naman daw na kay client. Bigyan ko lang kayo ng idea. Kapag ka pinalitan to sa susunod, may mga maapektuhan. Kagaya nito. Yan. Yan, matatanggal to. Pero syempre, naka-base tayo sa budget ni client. Tapos yung pintuan ito, pabukas pa. Yan, pabukas pa. Lahat ng pinto ng turnover ni Lumina, lahat pabukas pa. Ito yung sa CR. Yan, sa TNB lang naman yung tinutukoy ko. Sa TNB lang. May ilaw na ito. Wala pa. Hindi pa umiilaw ito, no? Pin tights, kinabit na. Yeah, okay na tayo rito. Sige, Kuya Richard. Sige. Ay, naka. Buti na lang yung ibang mga project natin for finishing. Kung hindi, wala tayong pasok araw-araw. Apektado talaga. Overtime. Yan, bisitahin natin sila. Bali, hanggang alas 8 lang po yung overtime. Ayan, nandiyan si Kuya Dindo, yung si Kuya Rigor sa taas. Kanina, inabutan ko to. Medyo hindi pa makinis, pero ang kinis-kinis na. Yan, alihan na. Tapos papahira na ni Kuya ng flat white. Davis yung mga ginamit namin dito. Bukas, kapag maganda-ganda na yung weather, pero according sa balita, halos pa labas na daw si Bagyong Enteng. Yan, nanood ako ng balita kanina, Kuya. Pero meron pang papasok. Okay. Matapos na silang lahat. Kaya nga. So, ayun. Sa kapal
primer na para bukas kung pumunta ang grupo ni Master Batang. Ayan, na-install. Dito naman tayo sa isang project natin dito sa phase 3. Ito yung pan-third project. Bali, may overtime din tayo rito tuwing gabi. Yan, hanggang alas 8. Araw-araw yun. Itong ano lang, itong week. Yan, bali, ang overtime dito. Ano to? Puro preparation, masilya. Ayan, si Adonis nandito. Ang mga masilya na sila. Nakasama na to, mga Hardiflex. Tapos sarado, batak masilya tayo. Nakapansin niyo yun. Silya. Tapos ito, nakikita niyo yung butas na yan. Ayan yun sa paglalagyan ng aircon. Buo na yung grills. Yun nga lang, hindi naman kinayang ikabit dahil madilim na. Ang sibilog din nandito. Ayan, butas na rin yan. Masilya na po nila. Log, hanggang alas 8 lang ha. Sir. Bantayan niyo yung oras. Masyado nang madilim. Wala tayong gasa dyan, sir. Yan sa tape. Baka bukas na lang ako magdala. Meron naman tayo dun. Hindi pa naman kailangan ha. Puro masilya lang naman muna kayo. Ha? Dyan, sa kabila. Sa kabila kailangan na. Dito. Oo, dugtungan. Sige, dadala na lang tayo. Okay, hanggang dito na lang po muna yung aming vlog. Ang kita-kita na lang po ulit for the next video. Yeah. Alright, paalam po muna. Yan, ingat po tayo palagi, lalo na may bagyo. Tara.